may paparating na matinding bagyo ang pangalang ibinigay ng pag-asa, kalungkutan, galing sa international name nito na Huhu. Pinag-iingat ang lahat dahil taglay ni kalungkutan ang lakas ng hangin kayang manot ang lamig sa buto mo, papalimot sa puso mo at magpapaalala sa iyong nag-iisa ka nga lang pala dito sa mundo. Kapag kumilos na ang malamig na hangin na lalim kalungkutan mula sa Hilaga patungo sa timog na bahagi ng iyong katawan, bigla kang mapapaharap ng kakagat sa buong magdamag. Pero huwag mabahala dahil maraming paraan para makaiwas sa pinsalang dulot ng pag-isa. Isa na riyan ay ang magtatrabaho. Extra workload? Push! Overtime? Push! Working on weekends? Push! Oras-oras, umaga, tanghali, gabi, dapat oras-oras okupado ang iyong isip. Sa ganitong paraan ay mababantayan mo ang iyong utak para hindi makapasok ang masamang kaisipan. Pero mag-ingat, dahil baka masyadong dumami ang iyong areas of responsibilities, kapag nagkataon, ay magtutuloy-tuloy ito at malaki ang posibilidad na mag-backfire at maging isang ganap na bagyo. Papangalanan itong Hagardo. Mabilis lang manalasa si Hagardo, pero pag alis niya ay tatambad sa iyo ang perwisyong iniwan nito. Uban, eye bags at wrinkles, mga bagay na magpapaalala sa iyo tatangga ka kang mag-isa dahil inubos mo ang oras mo sa karir na hindi ka naman kayang pakasalan. Isang mga paraan para makaiwas sa pinsala ng pag-isa ay ang pagkain. Pabukso-bukso mong bubusugin na ngayong sarili para makalimutan mong gutom ka nga pala sa pagmamahal. Pero mag-ingat dahil mula sa katamtaman ay pagkamasanay kang kumain ng mas marami. Pagkatapos ay magiging oras-oras at kapag nagtuloy-tuloy ito ay malaki ang posibilidad na maging isa ring ganap na bagyo at tatawaging taba. Kapag kumain ka ng ganito karami ay tiyak na mas mataas pa sa baha ang magiging taas ng iyong presyon at taas ng gastusin sa reseta ng doktor dahil hindi mo na ma-maintain ang mga gamot. Kaya naman, sorry kabayan na niyo. At ang ikatlong paraan para makaiwas sa pinsala ang dulot ng pag-iisa ay ang pinakamabilis, subukan mo ang alak. Pero mag-ingat dahil ito ang may pinakamataas na tsansa na magtuloy-tuloy at maging isa ring ganap na bagyo at tatawagin Walwal. Mapanganib si Walwal dahil walang masyadong warning. Walang makakapagsabi kung anong direksyon ang iyon tatahakin. Pwede kang biglang bumawa. Nadaigin mo pa ang dam sa pagpapakawalan ng tubig mula sa iyong mga mata. O kaya pwede ka naman magpaikot-ikot na parang ipo-ipo at walang makakaalam kung kailan ka tatama sa lupa. Pero ang pinakamasaklap, magkakaroon ka ng lakas ng loob na sinlakas ng kulog. Magsisend ka ng message sa iyong nagustuhan. Magte-text ka ng mas mabilis pa sa kidlat at ibubuhos mo sa kanya ang mga naipon mong pakiramdam. Pagkagising mo kinabukasan, saka mo nalang gugustuhin lamunin ng lupa, mag-al sa balutan at tuluyan ng lumigas. Maraming paraan para makaiwas sa pinsala ng pag-iisa, ngunit isa lamang ang sigurado. Paulanan mo ang iyong sarili ng lubos-lubos na pagmamahal para kahit anong hagupit, kakayanin ng puso mong malupit. Ako po ang inyong kamalaya kapait kakampi Ate B na nagsasabing, ingatan ang iyong puso para sigurado dahil ang pag-ibig ay weather lang.